what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking channel. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga nagsasubscribe dito sa Tunay na Kritiko, maraming salamat din po. At syempre, meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Bardz News Update TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Bardz News Update TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang videong ito at bibigyan ko ng reaksyon. Pasok! Kasi ang pagkakaalam po natin, si Lenny ay nagpunta sa Harvard para magturo. Usapang lugaw! Ayan na naman! Tamang-tama, umuulan. Pero bakit dito sa mga pictures na lumalabas na to, na nasa Harvard na siya, eh parang sinisiraan niya si Bongbong Marcos at saka ang pamilya nito. Bakit po parang hanggang sa Harvard, hanggang ngayon, eh hindi po maka-move on si Lenny Robredo at hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo? Ayun! Dito po sa... Parang yung naridinig natin boses ni... Tito Manny? Tama ba ako mga katunay? Ayan ha, shout out to Tito Manny kasi Tito Manny ang boses na ito, no? Na nadidinig natin. Ayan, shout out kay Tito Manny at syempre may channel din yan si Tito Manny. So, subscribe na po kayo dyan mga katunay at bisita din kayo sa channel ni Tito Manny. Ayan, tuloy na po ulit natin. Sa atin, ang dami pong lumalabas na mga comments na mga pintlawan na bakit daw ang mga BBM supporters ay hindi maka-move on ay nanalo na si Bongbong. Si Lenny daw ay nananahimik na at nasa Harvard na. Yun na nga eh, nasa Harvard na siya, pero bakit impis na kung ano ang dapat niyang ituro, eh sinisiraan niya si Bongbong Marcos at si Apo na kay Ferdinand Marcos. Aray! Nako ha, nandiyan na sa Harvard pero ang topic pa rin ay mga Marcos. Parang mali naman yun, di ba? So sinasabi nga naman ng mga pink supporters, eh nanalo na si PBBM, dapat manahimik na ang mga BBM supporters. Pero sa tingin ko, hindi pa rin naman nananahimik, di ba, yung mga pink supporters. Meron pa rin namang dumadaplis-daplis, meron pa rin namang bumibira-bira, kahit papaano, di ba? At eto nga, no, na sinasabi nga na kahit sa Harvard ay nakakarating pa rin ang pambabatikos sa mga Marcos. Parang napakalaking mali naman yun na hindi dapat gawin, no? Kumbaga parang hindi natin nirerespeto ang ating pangulo sa ganyang klase, 'di ba? Parang hindi natin binibigyan ng respeto at binabastos natin at dinadala pa natin sa ibang bansa. Ako po, medyo matagal-tagal na akong hindi nagpo-post ng mga balita tungkol kay Lenny Robredo. Yung huli ko lang na pinost sa kanya ay yung unselfless at yun ay kasama sa mga subtopics ko na lang. Bihira na akong gumawa ng isang video na tungkol kay Lenny Robredo lang. Kasi para sa akin, talo naman na siya. Siya ay ordinary citizen na lang kahit anong gawin niya sa angat buhay niya. Pero ito naman mga lumalabas na mga balita na nakasama sa pagtuturo niya ay ang siraan si Bongbong Marcos, siraan si Apo Lacay, in the process, nasisira ang ating bansa. Tama. Tapos ngayon, pag kino-call out natin ang nanay nila, sasabihin nila hindi maka-move on ang mga BBM supporters. Kayo po mga pinklawan ay hindi maka-move on. At ito po ang magpapatunay na kaya hindi kayo maka-move on dahil ang nanay nyo mismo ay hindi maka-move on. Kitang-kita po sa kanyang mga galaw na hindi niya matanggap na natalo siya ni Bongbong Marcos ng napakalaking agwat. 31.6 million as against 15 point something million si Lenny Robredo. Na hanggang ngayon, pinalalabas na puro SD cards lang daw ang pumoto. Nasa nanay nyo kasi yan eh. Hindi siya nag-concede. Hindi niya matanggap. So kayong mga pinklawan, kayong mga supporters, hindi rin kayo makatanggap. Hindi rin kayo makamove on. At kayo ay bitter na lang to the max. Tingnan po natin itong isang picture ni Lenny Robredo na sa likod niya mayroong slide. Doon sa bandang right side ng slide, nakalagay pa doon yung as of 8:32 p.m. Bongbong Marcos is still leading the presidential race with 17,541,799 votes according to the partial and official tally from the COMELEC transparency server. Marcos is followed by Lenny Robredo with 8,311,501 votes. Pero dun sa kabilang side ng slide, nakalagay, wait or come back, netizens report malfunctioning VCMs, long lines on election morning, faulty VCMs, more than just a hiccup in 2022 polls, VCMs bogged down, stalled elections. Ano po ang ibig niyang palabasin?
na kahit leading itong si Bongbong Marcos ay hindi makatotohanan yung boto dahil ang daming mga VCMs na nag-backdown. Hindi pa parang ipinapahihwating dito na siya ay nadaya? Eh kung kayo pala ay nadaya at sa tingin nyo kayo ay nadaya, bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa COMELEC? Bakit kung saan-saan kayo nagpapahihwating ng ganito? Hindi lang ho si Bongbong Marcos ang kanyang binabanggit niya sa mga slides. Meron din purtong-pul kay Apo Lakay na sinasabi niya na fake yung kanyang mga medalya. Ano ba ang gustong palabasin ni Lenny Robredo? Matanong po nga kayo, bakit ba ganito itong si Lenny Robredo? Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng isang talo ng presidential ball na hindi makatanggap ng kanyang pagkatalo months after the election. Kung hindi nyo matanggap at meron kayong gustong ipaglaban, dumulog kayo sa COMELEC or sa korte o kung saan man pwedeng dinggin ang inyong mga reklamo. Kung sa tingin nyo nadaya kayo, then fight a case. Or kasama pa talaga sa ituturo ni Lenny Robredo ito, itong mga topics na to. Tapos na po ang eleksyon. Pero bakit parang nanagampanya pa rin si Lenny Robredo? Or para ito sa next elections? Kung ganyan pa rin ang klase ng inyong pangangampanya, which is negative campaigning, wala po kayong pag-asang manalo ulit sa mga susunod mang mga eleksyon. Itagano yan sa bato. Hindi na nagbago ang klase ng inyong campaigning. Wherever you go, andun ang paninira ninyo sa kapwa ninyo. Hindi ba nung panahon ni Duterte, noong nagsalita din si Lenny Robredo sa isang international forum, hindi ba puro paninira din ang ginawa niya sa administrasyon ni Duterte? In the process, nasisira ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito na naman ngayon. Hindi na nadala, hindi na natuto. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang klase ng kanyang pangangampanya. Kung ito man ay klase ng pangangampanya, ano ba matatawag natin dito? Tapos na ang eleksyon, natalo ka na. Big time ang iyong pagkatalo, pero parang pinalalabas mo sa iyong mga audience o dyan sa mga estudyante ng Harvard na nadaya ka, na ikaw ay biktima ng disinformation. Nakalagay dun sa isang slide ni Lenny Robredo, "The state of democracy in the Philippines, populism through institutionalized disinformation." Hindi ba? Kayo man ang mag-isip. Eh, kahit hindi natin naririnig kung ano ang sinasabi ni Lenny Robredo dyan sa kanyang pagtuturo sa Harvard, pero the pictures, the slides speak for themselves. Nagkamali lang ba ako ng aking pagkakaintindi dito sa mga slides na napanood ko at nakita ko? Kayo po, ano sa tingin ninyo itong mga slides na sinasabing disinformation, ipapakita na nananalo si Bongbong Marcos, pero sa kabilang slide ipapakita na may mga VCMs na hindi gumana o nasira, thereby gustong ipahiwatig na nagkaroon ng dayaan. And then, idadamay pa si Apo Lakay na matagal nang namayapa. Anong kaugnayan ni Ferdinand Marcos Sr. dito sa eleksyon ninyo? Ayan nga eh, kasi ang iniisip kasi ni Santa Mama na nanalo siya nung Vice President kay PBBM, di ba? Pero ang alam naman natin kung sino ang nakaupo nung mga panahon na yon na presidente, yung bibitaw pa lang bilang presidente, di ba? Eh, kaalyado niya rin, di ba? So, pagpalagay na natin doon, nanalo ka na sobrang lapit lang ng lamang mo kay PBBM, sobrang dikit na dikit lang yung lamang ni Santa Mama kay PBBM sa vice presidential. Pero eto naman, etong presidential, syempre buong isip niya ay mananalo ko kasi natalo ko yan eh. Di ba? Pero bumaliktad ang sitwasyon. Nanalo si PBBM sa kanya, no? Nanalo si PBBM. Halos kalahati mahigit ang lamang, di ba? Nakita naman natin kung gano'ng kalaki ang lamang ni PBBM kumpara dun sa vice presidential nila na dikit na dikit. So, paano mo dadayain yung gano'ng kalaking lamang na sobrang laki naman yung lamang na yan? Napakagrabe kasi kung mga dayaan yan, kung magkakaroon ng mga gano'n, is makikita mo na dikit yan eh. Di ba? Makikita mo na gano'n. O, tama ba ako mga katunay? Kasi kalimitan mga gano'n nangyayari. At saka, Diyos ko naman, paano naman magkakadayaan? Kitang-kita naman na gustong-gusto ng mga tao talaga ang mga Marcos at si PBBM nung panahon ng kampanya pa lang is napapatunayan na kung gano'ng kainit ang isang Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya. At saka, Diyos ko naman, parang napakamali naman kasi na nasa ibang bansa na ilalaitin mo pa o magsasalita ka pa ng hindi maganda tungkol sa administrasyon ngayon na dinadala mo sa ibang bansa, doon mo sinasabi. Parang napakapangit naman ng ganun, ma'am. Diba? Parang ipinapahiya mo ang ating bansa sa ibang bansa. Ganun na nangyayari. Ang gusto nyo lagi, laging bumabatikos eh. Kasi ganyan yung pinakataktika nyo eh. Bumatikos na bumatikos. O yan, diba? Ang naging resulta tuloy, naging simpleng tao na lang kayo. Ayun.
Dapat kasi makisama na lang tayo sa administrasyon ngayon, kung ano man ang administrasyon ngayon, 'di ba? Sana eh suportahan na lang natin, hindi yung ganyan. Sa tingin mo ba, may pakialam yung mga estudyante sa Harvard? Maniwala man sila sa mga sinasabi ni Lenny Robredo, sa tingin ninyo, itong mga estudyante ito, may magagawa? Will they change the course of history dito sa Pilipinas? Maniwala man sila sa sinasabi ni Lenny Robredo? Kasi sa tingin ko, ah, hindi talaga matanggap ni Lenny Robredo na siya ay natalo. Meron po siyang sinabi noong November 23, 2020. Ang post po dito galing sa News 5. Sabi ni Lenny Robredo, unang-una, matagal na niya akong binawaswas. Pangalawa, kahit sino, walang karapatang manakot ng iba. Para sa akin, iyong mga nananakot, iyon yung mga hindi sigurado sa sarili, di ba? Tapos, iyong 2022, ano ba naman yan? Nasa gitna tayo, nasa kuna. Ang iniisip mo, 2022, bla 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 bla. Ito po ang pinaka-importante. Sabi niya, tingin ko, iyong pagiging pangulo ay destiny. So, ibig sabihin, Lenny Robredo, hindi mo destiny ang maging pangulo. Tama. Kahit na anong paninira pa, kasi anyway, I look at it eh. Sana mali po ako ha. Sana mali ako. Kasi ang alam ko, magtuturo si Lenny Robredo sa Harvard. Pero with these pictures, parang lumalabas na naninira siya. Na hindi niya matanggap na natalo siya ni Bongbong Marcos. Isang pahayag pa ni Lenny Robredo nung siya ay VP pa. Ito ay lumabas January 20, 2020 at inilabas ng News 5. Sabi niya rito, karapatan naman ng kahit sino na tumakbo. Pero dapat, lahat na tatakbo, tatanggapin iyong resulta ng eleksyon. Tama. Okay, ito na naman ang pinaka-importante sa sinabi niya. Siya, di ba? Kasi, kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, eh huwag ka nang tumakbo. Talbog sa kanya yung sarili niya sinabi, no? Sa'yo tumatama yan. Di ba? Ikaw na mismo ang may sabi kapag natalo ka. Tapos magre-reklamo ka, huwag ka lang tumakbo. Ay nako, nakakalimutan mo ata yun, ma'am. Ano to? Kinokontradict ba ni Lenny Robredo ang mga pahayag niya dati? Sabi niya, kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, eh huwag ka nang tumakbo. Eh bakit lumalabas ngayon? Tumakbo ka, eh di dapat tanggapin mo. Pero parang hindi mo matanggap. Sa galawan ninyo, the mere fact na you did not concede, and the mere fact na kahit nasaan ka, yan pa rin ang topic mo. Hindi naman po siguro ako ganun kabobo para hindi ko maintindihan itong mga nakita ko doon sa mga slides na ipinakita ni Lenny Robredo doon sa Harvard. Kasi kahit na wala akong naririnig na audio at pictures lang ito, it says it all. So pakiwari ko, si Lenny Robredo at ang mga kakampings niya ay talagang walang balak sumali sa nation building. Gusto talaga nilang magsolo. Eh di magtayo kayo ng sarili ng bansa. Magtayo kayo na sarili niyong gobyerno. Sa bagay, ano na ba itong nangyayari sa inyo? Para na kayo may sariling gobyerno. Kasi ayaw niyong makiisa. Kung ayaw niyong makiisa, fine. Pero yung maglalabas pa kayo ng paninira, eh that's another story. Alam niyo po, sa puntos at puntos na lang, nakikita naman ang buong mundo, kahit yung mga estudyante niya na nasa Harvard, na ang boto ni Lenny ay halahati lang ng boto ni Bongbong Marcos. At kahit na ano pang marinig nila, nakaupo na si Bongbong, nanalo na si Bongbong, naka 100 days na si Bongbong, wala naman silang magagawa. Tulad ng sinasabi ko, maniwala man yung mga taga-Harvard kay Lenny Robredo, they cannot change the course of what is happening in the Philippines. Yes. Nakakalungkot lang po talaga. Ako personally, ang nararamdaman ko ay awa. Sabi ko nga sa inyo eh, napakadami ko ng eleksyon, mga presidential elections na naranasan. Pero ngayon lang po ako nakakita ng gantong mga natalong sobrang bitter. Yun lang po ang tingin ko. Ayon at ating natunghayan ang video na nagmula kay Bardz News Update TV at syempre credits to Tito Manny. Ayan yung nadidinig nating boses, no? So ayan nga, tama nga yung sinabi ni Tito Manny na negative campaigning. Hindi ka mananalo na dyan. Eh, gas-gas na po yan, no? Ayan yung kasi yung ginamit na taktika, no, ni Cory, no? Nung panahon na nangangampanya siya laban kay FEM, no? Pero ngayon hindi na uubra yan dahil gising na yung mga tao at matatalino na ang mga tao ngayon at hindi mo na basta-basta mauuto. Ayan, ha? Kung ayaw na lang sa administrasyon ngayon, eh kung ayaw na sa kung ayaw niya sa gobyerno ngayon, eh di gumawa kayo ng sarili niyong gobyerno, umalis kayo sa Pilipinas, ganun lang naman kadali. 'Di ba? Kasi dapat tinatanggap mo. O tinatanggap nyo na lang kung ano ang naging resulta. Gaya nga na sinabi mo, ayan o,
malinaw na malinaw. Nandyan sa screen. Walang tangge. Kaya dapat eh maging sports na lang. Bawi ka lang sa susunod. Malay mo, makachamba, diba? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!